Promoter ni Alas, may good news sa kanya. Garcia, talo na naman sa laban, knockdown pa. Ito ang pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pag-subscribe po ng channel ko. Huwag niya na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Pag-usapan niya po natin mga kaboxing. Matapos talunin noon ni Jermont at Tank Davis na si Hector Garcia ay natalo po ulit ito kahapon kontra Lamont Roach Jr. sa undercard ni Andrade versus Benavides. Sa kasamaang palad ay natalo po ulit ito via split decision. Dahil dalawang hurado kasi ang pumabor dito kay Roach Jr. sa score na 114-113 at 116-111. Dahil siguro lumamang ito sa score noong pabagsakin niya si Hector Luis Garcia sa round 12. Dahil sa pagkapanalo ni Lamont Roach Jr. ay siya na nga po ang bagong WBA Super Featherweight World Champion. Samantalang TUP mo Lopez sinabing inayawan ang laban kay King Ryan Garcia. Hindi naman pinaliwanag kung bakit. Tila ni-reject ang laban kay Garcia. Malamang siguro ay humingi si TUP mo Lopez ng mas malaking bayad bago niya labanan itong si Ryan Garcia. Sayang at hindi matutuloy ang bakbakan ng dalawa. Panigurado ako na matatapos ang laban via knockout. Parehas pa naman entertainer sa ibabaw ng ring ang dalawa. No, I declined the offer. Wait, no, no, why? At sa kabilang balita naman tayo mga kaboxing, ayon nga sa Japanese promoter ni WBO Global Champion General Quadrolas Casimiro na si Masayuki Ito of Treasure Boxing Promotion na meron pa daw pag-asa na mangyari ang inaasam-asam na laban kontra Japanese monster Noya Inoue, pero kailangan daw talaga ni Casimiro na ayusin ang training camp nito kagaya ng pagdadagdag additional trainer na tutulong talaga sa pangangasiwa sa kanyang pag-iinsayo. Nandito na lang muna ang ating balita. Dito na lang ang aking boxing news report. Baboo!